guys! Good morning! Welcome back to our channel. So, for today's video guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo kung ano-ano nga ba ang requirements pagbalik dito sa Middle East. Yung mga nag-vacation lang guys, tapos babalik ulit sa same employer lang guys. So, i-share ko lang sa inyo guys yung mga na-experience ko guys nung bumalik ako dito noong November 15. So, yung requirements guys is pabalik dito sa Middle East. Kasi ako galing ako Zamboanga guys. Yung flight ko is Zamboanga to Manila, Manila to Riyadh. So sa airport Zamboanga guys is kailangan natin syempre passport. Hindi talaga mawawala ang passport natin. Tapos yung syempre re-entry visa talaga guys. Pag babalik ka ulit sa same employer mo is kailangan talaga yung re-entry visa sa airport. Kasi yan talaga ang hinihingi nila guys. So, kasi yung re-entry visa mo guys is nandito na yan sa ano, sa contract natin. Nandito na yan nakadikit guys. So, pag check-in ko sa Manila is yun nga ang hinihingi sa akin, passport. Passport is re-entry visa at ano tawag dito? Vaccination card guys. Yung vaccination card guys is kailangan na kailangan din yun sa airport. So, ayun, pag pasok ko sa airport, guys, yung ang hiningi sa akin, ito na ang hiningi sa akin. At, nakuha ko na yung ticket ko. Kasi, yung ticket ko, guys, nung umuwi ako is, binilan ako ng amo ko ng ticket is, pauwi lang. Kasi sabi ng amo ko, pag 2 weeks or 3 weeks ka na, para pabalik ka na dito ulit sa Saudi, sabi niya, saka ako, bibili ng ticket mo, sabi niya. Tapos, isend ko lang sa WhatsApp mo yung picture ng ticket. So, ayun nga, pagdating ko sa airport ng Zamboanga sa loob na, guys, ay yun nga ang hiningi nila sa akin, yung picture ng ticket ko. So, ayun, pinakita ko nga sa cellphone ko. So, ayun, binigyan ako ng ticket. So, ayun, pumasok na ako sa loob ng airport. So, flight na namin, Zamboanga to Manila, guys. Pero yung ticket ko, guys, is isa lang ang nakuha ko. Zamboanga to Manila lang. Manila to Riyadh is nakuha ko sa airport Manila na. So, pagdating namin, guys, sa Airport Manila is, ang kailangan din, syempre, passport ulit at re-entry visa ulit, guys. Importante na importante, guys, yung re-entry visa at yung balik manggagawa, guys. Ayan, ito yung balik manggagawa. Ayan, tapos ito yung certificate. So, kailangan to, guys, sa Airport Manila. Yung balik manggagawa, guys, ay kailangan to guys pag sa Airport Manila na guys. Pag galing probinsya pa guys, hindi naman to ano. Kasi ako nung sa Zamboanga, sa Airport Zamboanga, hindi naman nila to tinignan. Sa Airport Manila na to guys. So, ayun. Nagpila na kami para kunin ko na yung isang ticket ko guys. Para mag-check-in na naman ako sa boarding pass na guys. So, ayun. Ito nga ang hiningi sa akin. Balik manggagawa, passport, re-entry visa, guys. So, ayan, kinuha, nakuha ko na yung ticket ko. So, binigay na yung ticket sa akin, Manila to Riyadh. So, nung nakita nila na may balik manggagawa ako, guys, once may balik manggagawa tayo, guys, ay makakatanggap tayo ng 550 pesos, guys. May makukuha kayo na 550 pesos. Pero yung sa akin, hindi ko kinuha, guys. Kasalanan ko naman yun kung ba't ko hindi kinuha, guys. Kasi yung oras ko, guys, is sobrang ano talaga yung oras ko, guys. Sobrang nakakapagod, nakaka-stress yun talaga, guys. Kasi yung walang space, guys, yung oras ko, yung flight ko pabalik dito nung 15, wala talaga siyang flight, wala siyang space. Nung galing kami sa Buanga, pag tagtining namin sa Maynila, sa boarding pass na ako, guys, kinuha ko na yung ticket ko papuntang Manila, guys. So, sabi dun sa akin sa check-in, guys, sabi niya, punta ka sa kabila, makukuha mo dun yung 550 mo, sabi niya, pero bilisan mo kasi magpa-flight na naman kayo ulit. Pagkatapos mo kunin yung 550 mo, sabi niya, punta ka ng immigration na, pasok ka na sa immigration, pagaling mo immigration, magpa-flight na naman kayo papuntang Riyadh. So, yun guys, kinakabahan na ako. Kaya hindi ko na kinuha yung 550 ko kaysa naman maliit ako sa flight ko, guys, diba?
So hindi ko na kinuha yung ano ko, hindi ko na kinuha yung 550 na yon. Pag galing ko ano guys, pag nakuha ko na yung check-in yung ano ko, yung ticket ko papuntang Riyadh guys. So diretso na ako, pumasok na ako sa immigration. Pero bago kayo pumasok sa immigration guys, may maliit na papel doon guys, may isang lalaki yun doon sa pintuan guys. Kuha kayo ng isang papel guys, tapos fill upan nyo yun guys, kasi isubmit nyo yun doon sa immigration. Pagdating sa immigration guys, syempre ay passport, ibigay mo ulit yung passport, tapos picturean kanila guys. May camera doon, tapos tanggalin mo yung mask mo kasi picturean kanila. Tapos ano din, re-entry visa ulit guys. Re-entry visa na lang guys, yung balik manggagawa doon sa immigration ay no need na guys. So, visa lang at passport lang kailangan sa immigration. Pagkatapos namin sa immigration, guys, is tuloy-tuloy na, guys. Pagpasok namin sa loob, siguro mga 10 minutes or 15 minutes lang ako nakaupo. So, ayun. Umakyat na naman kami sa aeroplano, guys. Flight na naman kami papunta dito sa Riyadh, guys. So, pagdating namin dito sa Riyadh is 7 p.m. dito sa Riyadh. Pero no, etong pagbalik ko guys, ito second balik ko is pagbaba namin dito sa airport ng Riyadh is diretso na kami, lalabas na kami guys. Kung may sundo kami, kung na, yung amo namin is sa labas na, pwede na kami lumabas. Kasi nung first balik ko dito guys, nung 2019, hindi. Pagbaba namin ng airport guys ng Riyadh is diretso kami sa isang agency. Isang agency, tapos makakalabas lang kami is kung nandun na yung amo namin, nandun na yung sundo namin sa labas. Pero itong balik ko, nung November 15, is diretso na kami, lumabas na kami, doon na talaga, as in doon na sa labas, tapos tinawagan na ako ng amo ko, tinanong na ako kung anong gate, gate 21 ata ako yun. So, tapos sabi ng amo ko, labas ka na, nandito na ako sa labas. Hindi na tulad ng dati guys is, kailangan mo pa pumasok doon sa agency, hintayin mo pa yung sundo mo, yung amo mo, kung nandun na sa labas, saka ka makakalabas. Ngayon, maganda na siya, guys. Kasi, pagbaba mo ng aeroplano, diretso ka na, pwede ka nang lumabas. Once yung sundo mo, yung amo mo is nandun na naghihintay sa'yo sa labas. Yun lang, guys. Wala naman siyang masyadong requirements pagbalik natin dito sa Middle East. Yun lang, passport, re-entry visa, at balik manggagawa. Yun lang ang kailangan at vaccination card. Yun lang, guys. Yun lang. Balik manggagawa, passport, re-entry visa, at vaccination card. Yun lang guys ang kailangan sa pagbalik dito sa Middle East. So, ayun lang guys. Yun lang ang video natin ngayon guys. So, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, don't forget to subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. Salamat!